What's up mga idol? Ito na ang balitang hinihintay ng lahat. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Magsisimula na nga ang playoff sa Miyerkules, bakbakan sa pagitan ng Phoenix vs. Meralco at TNT kontra Magnolia, pero sa Biyernes naman, January 19 ay maglalaban ang mga teams na nasa kabilang bracket. Ito nga ay ang Rain or Shine vs. SMB at Ginebra vs. Northport. Excited na ang lahat ng mga fans sa playoffs na ito, pero mas excited ang mga Ginebra fans na mapanood ang paborito nilang team. Ang iniisip kasi ng maraming fans ay medyo magaan ang serye na ito. Samantala, alam naman nating lahat na si Tony Bishop ang tumapo sa elimination round para sa Ginebra, at maganda naman ang naging record nila. Naging number 3 sila sa standing at nakapagbaon sila ng twice to beat advantage. Kaya naman maraming mga fans ang nagtatanong, kung ano na nga ba ang plano ng Ginebra sa pipiliin nilang import. Hanggang ngayon kasi ay wala pang announcement kung magpapalit nga ba sila ng import sa playoffs o mananatili si Bishop. Samantala, para sa mga hindi nakakaalam ay naglabas ng latest na update ang SBP at sinasabing okay na daw lahat ng mga requirements na kailangan na isubmit ni Brownlee, hinihintay na nga lang daw ang final na decision. Pero ayon sa mga source ay sa katapusan ng February pa daw papayagan maglaro si Brownlee, pero dahil nga matatapos na ang playoff sa date na yun, kaya gagawa daw ng appeal ang Barangay Ginebra para payagan siya kahit hanggang ngayong playoffs lang. Isa lang ibig sabihin nito, may balak talaga ang Barangay Ginebra na palitan si Tony Bishop at pabalikin ang kanilang super import na si Justin Brownlee. Gusto nga daw nilang ihabol ito bago pa man magsimula ang quarterfinals. Kung ako naman ang tatanungin, mukhang hindi magandang idea ito para sa Barangay Ginebra, dahil alam naman nating lahat na matagal hindi nakapaglaro ng competitive basketball itong si Brownlee kaya wala ito sa kondisyon. Hindi katulad ni Tony Bishop na talagang nakakondisyon ang pangangatawan niya. Tapos ay maganda din naman ang pinapakita niya ngayon, siya nga ang pinakadahilan kung bakit may twice to beat ngayon ang Barangay Ginebra. Kaya naman kung gusto nila ng mas mataas na winning percentage, mas maganda kung manatili sila kay Tony Bishop, pero kung plano nga talaga nila na kunin ulit ngayong playoff si Justin Brownlee, sana ay hindi nila pagsisihan ang desisyon na ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano sa tingin mo ang dapat na gawin ng Ginebra? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!